So hello everyone, welcome again to my YouTube channel. For today's vlog is itatry kong i-dye yung buhok ko into blue using acrylic paper. So if you really want to know guys how and how it looks like, just keep on watching. So guys, before we start is ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. So syempre, bumili ako ng acrylic paper. So this is for only 10 pesos guys. And kailangan din natin ng gunting. And syempre, yung paglalagyan natin ng acrylic paper and ng hot water. Tsaka lastly is kailangan din natin ng salt. So guys, ang first natin gagawin is ika-cut natin tong crepe paper. So ika-cut natin siya lahat ng ganitong size. And then pagkatapos natin i-cut, is ilalagay natin dito. So let's start. So, tapos ko na po siyang ikat and ganito po yung kinalabasan niya. Pagkatapos po is ilalagay natin ng hot water and also the salt. Then, wait for at least 15 to 20 minutes pag nalagyan na po natin siya ng hot water. A few moments later. So this is how it looks like na guys. Pagkatapos ko na siyang ibabad. Binabad ko siya for at least 5 to 10 minutes guys. Depende kung kailan niyo gusto tapusin yung pagbabad. So i-blower ko po siya para makita natin yung finished product niya if tuyo yung buhok natin. Eventually, so this is how it looks like if tuyo na po yung buhok natin. So as you can see, medyo light po siya because I'm using a ring light. Again guys, if nagpaplano po kayo na gawin to, I recommended na please bleach your hair first before you use a crepe paper na gusto nyong color para at least mas kumolor po siya sa buhok nyo. Kasi if black lang po yung buhok nyo, hindi po siya totally na color. And also guys, if nagtatanong po kayo kung paano ko po na-bleach yung buhok ko, ilalagay ko po yung link sa baba. Yun po yung first video na pinost ko dito sa YouTube and
nandun po yung mga products na gamit ko and paano. So, yun po guys. If you are new here, don't forget to like and subscribe and click the notification bell so that you'll be notified every time I'll post another video.